Ito ang Alpha and Omega Radio Online, naghahatid sa inyo ng mga magagandang balita at mga salita ng Diyos, kasama ng inyong mga prayer warriors, evangelist, man of God, and woman of God. Alpha and Omega Radio Online, to know Jesus and make Him known. Ika nga sa pahayag a 1:8, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. At ngayon, narito ang inyong lingkod. Good afternoon, mga kapamilya. This is Daria. Sa madako ng bansa ng mundo, kayo narulong at nakikinig ng broadcast ng Alpha and Omega Radio and Bible, ang mga kapamilya Luzon, Visayas, Mindanao, and worldwide. Our broadcasting live on our Facebook page and YouTube channel na Bungka Gabay. Welcome kapamilya. Sana okay na ang ating audio ngayong hapon na ito. Kasama pa rin ho natin ngayong hapon ang ating mga evangelist, man of God, woman of God, pastors of this broadcast to share with us word of God ngayong hapon na ito, mga kapamilya, all the way from Hawaii. Makakasama ho natin Sis Emma Micor. Sis Emma, good afternoon po. Good afternoon po mga viewers at welcome po ay dito sa Alpha and Omega at pagpalain po tayo ng Panginoon at I bless ang mga lahat ng nanonood. Magandang hapon, magandang umaga po sa inyong lahat. Alright, salamat. Thank you kasi nakikita ko may automatic translation pala yung live YouTube natin. Salamat sa iyo. Yung Tagalog natin may English translation eh. Wow. Thank you, nakita ko. Ganda. May bagong development na naman, ha? Di ba? Daming development natin. Yan, ha? Iba't ibang parte na ng mundo makakabasa ng ating, kahit pala ibang lahi. Sabihin kahit na. Kasi pinapanood din ito ng mga, mga ka-sister ko dito sa New Hope Waikoloa, yung mga pastors. Kaya lang, ang ginagawa nila is, dahil Tagalog tayo, inaabangan nilang kung paano nila maintindihan. Pero sabi nila, salamat sa Diyos sa ginagawa natin at pinupuri nila ang Panginoon sa ating radio online. Di ngayon mas mababasa pa nila, di mas maganda pa. Mas lalo nilang maiintindihan. Habang nagsasalita pala tayo in our local dialect ba? National language, national dialect. May translation ng English sa baba. Wow. Nanay Fe, good afternoon po, Nanay P. You speak in English? Hindi. Itatagalog ng translator. Hindi Tagalog na lang. sige, Nanay P. Sige, ma'am. Good afternoon, Nanay P. May hapon. Happy pagpanood sa Alpha and Omega Radio Online. God bless us. Okay. Salamat. And good afternoon. Sige, mag-opening tayo, Sis Emma. Joy Mendoza, Sis Maridy. At again, happy birthday. Just enjoy your birthday, ma'am. Kaya nanonood pa rin dito sa Alpha Omega Radio Online. Sige pa. Sema, piling prayer po tayo. Asa ko lang sa'yo. Sige po, maraming salamat po sa Panginoon dahil tayo ay magkakasama na naman sa araw ng Biyernes, end of the week. At tunay nga na nagpapasalamat tayo dahil tayo ay iningatan ng ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, dadako po tayo sa maikling panalangin. At unahin natin ang kadakilaan ng ating Panginoon na maggagabay sa atin sa hapong ito sa pag-share ng Word of God. Hallelujah, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoong Jesus, sa aming Panginoong Radio Online Alpha and Omega Radio Online Ministry, O God. Hayaan mo, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ang manguna, banal na Espiritu sa amin, O God. At hayaan mo, Panginoon, na i-touch mo, Panginoon, ang mga manunood, O God. Touch their lives, touch their heart and mind, O God. At hayaan mo, Panginoon, ang lingkod mo, Panginoon, ang servant mo, Panginoon, na i-anoint mo. At ang mga magpapakanta at ang aming director o technician, Panginoon, ay si Serbong, Panginoon, ay pagpalain mo. Hayaan mo, Panginoon, ang lahat ng aming ginagawa ay para lamang sa iyo, O God. At hayaan mo, Panginoon, na makapag-encourage kami, Panginoon, at makapagbigay kalakasan, Panginoon, sa lahat ng nanonood. Hayaan mo, Panginoon, kung sino man ang may problema,
Katagpuin mo sa oras na to. At kung sino man, Panginoon, ang nangangailangan, at sino man ang nangangailangan ng kagalingan, ay magkaroon ng kagalingan. At kung sino man, Panginoon, ang kailangan ng breakthrough, Panginoon, ng finances, ay magkaroon ng breakthrough ng finances nila. At kung sino man, Panginoon, ang nagugulumihanan, nagkakaroon ng doubt, nagkakaroon, Panginoon, ng anxiety, depression, by the blood of Jesus. Lord, katagpuin mo sila habang kami, Panginoon, nandito, Panginoon, sa Alpha and Omega. Mga mahal namin, Panginoon, sila, Panginoon, ang mga viewers, Panginoon. And even, Panginoon, kung saan man parte sila ng mundo, Panginoon, sa mansulok, Panginoon, sila ng mundo, hayaan mo, Panginoon, na pagpalain mo, Panginoon, ang mga nanonood, O God. At even, Panginoon, makasama namin sila sa pag-share, Panginoon, the button, Panginoon, ang share na nila sa kanilang mga wall, Panginoon, ang Alpha and Omega, Panginoon, at hayaan mo, Panginoon, masaturate namin, Panginoon, ang buong Pilipinas, ang kung saan man parte ng mundo, nangangailangan, Panginoon, ang pangalang Jesus, Panginoon, ang maipakilala, Panginoon, ang pangalang Panginoong Jesus sa mga bawat tao, Panginoon, and I pray, O God, bless this ministry, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, O God. At pagpalain mo din, Panginoon, ang mga nanunood na walang peace of mind, Panginoon. Na, Panginoon, na ikaw ang magbigay ng peace of mind sa kanila, Panginoon. At ang mga nanunood, Panginoon, dito na, Panginoon, na wala pa sa iyo ay makakilala, Panginoon, at tanggapin ka bilang Panginoon nila at tagapagligtas, Panginoong Jesus. Ito pong aming samot na langin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen and amen and amen. Amen and amen and amen. Sino may mga prayer request dyan ng kapamilya natin? Comment lamang sa wall natin dahil pabalikan nun natin yan mamaya. Welcome, Joy Mendoza, Nay Baby Gabino. Maraming salamat. Sulita Gunday watching us. At sa amen. Viewers po natin na nasa YouTube, hindi ko makikita kasi dito sa akin eh. Welcome mo mga kapamilya po natin. Salamat, salamat po sa inyo. Gandang hapon po. Welcome Alpha Omega Radio, lalo na yung mga bagong viewers po natin. Salamat. Amen. Po. Thank you, Lord. Okay, so busy yata si Nay Licha. Na-busy siya. Na. Sige, pasa natin muna yung line kay Nanay Pe para sa amen, Nanay Pe, para sa ating natin, worship. Worship natin. Esther Okolam watching us and M's Conception. Good afternoon. Amen. Galon Josephine. Good afternoon. Sa'yo. Amen. Nais ko madama ang presensya mo, malaki ako, magtatapat sa'yo. Jesus, di ka lang lupay ko. Amen. Malaki ako, magpupuri sa'yo. Nais ko madama ang presensya mo. Umaawi ako, magtatapat sa'yo. Jesus, di ka lang lupay ko. Amen. Aawitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu,
Sambit itong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Aawitin ang pag-ibig mo. Sa sama sa Espiritu, sambit itong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Amen and amen and amen. Amen. Okay, meron pa isa yan. Meron pa yan. Nakareserba yan. Amen. O, sige. Open on. Amen. Praise God. Umuulan doon sa location ni Nanay Lidia ngayon. Sige, ingat kayo dyan sa mga pag-ulan. Ha? Salamat naman kung gano'n. Sa init ba naman ang panahon, umuulan daw. Nanay Lidia, kaya hindi siya maka-join. Okay lang. Salis MB, Salvi Poral watching us. Good afternoon po. Maribel Sorillo na sa YouTube natin nanonood. Maraming thank you. Maraming salamat. Kapatid ko to, sa kambal ko. Para sa kambal mo na para kay Nanay Licha, Teresita Lopez. Good afternoon po. Okay. Kaya pilitin mong ikaw magbago ang may panahon, ikaw magbago ang sa kapwa isipin mo. May lyrics sa screen, no? Ay lupa lamang, kaya'y ilitin mo ikay magbago habang may panahon, ikay magbago pagmamahal sa kapwa.
Amen. Kaya pilitin mo kita, hamang may panahon isa, magbago, pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Amen. I love you all. Love you. Lahat, mahal ko kayo lahat. Amen. 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 Grabe talaga. Naiyak ako sa kanta. Ang ganda ng lyrics, no? Naiyak ako sa kanta. Copy-paste ko nga to, yung kanta na to. By Eric Santos pala ito. Ah, okay. Eric. At saka Rico J. Ah, Rico J Puno din ito. Oh, okay. Dalawa sila. Ganda, no? Maganda. May lesson. Ganda ang lesson. Lupa pala title noon, lupa. Lupa, lupa. Nagmula sa lupa, magbabalik ng pusa. Yeah. Kaya wala ho tayong may pagmayabang sa buhay ho natin. Ano bang narating natin? Huwag natin ipagyabang po yun. Lahat ng ito ay tuldok lamang. Imaginin mo, sa taas ka ng bundok, makikita mo yung mga tao sa baba, parang tuldok lang yun, ha? Eh, huwag kang magmalaki sa sarili mo. Kahit buong mundo pa, sa taas ka ng eroplano, titingnan mo yung baba, napakaliit. Tuldok ka lang kung ikaw yung nandun sa baba, ha? Wala ho tayong pagmayabang sa sarili natin. Amen. So, manatili lang yung paa natin sa lupa. Na muna ako. Magsiknisya na ako. Meron pa, oh. Ito pa, oh. Nakanta pa tayo? Nakanta pa tayo. Ayan. Sabay-sabay ho tayo, kapamilya. Tibuti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kailangan yung dapat kong mahal. Yung kaawa ay mawala lang. Pinupuri, sinasamba kita. Nakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ikay walang kapatulan. Tunay nga ikay mahalapag mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal. Mga bagong viewers natin, welcome sa pamilya natin. Mga bago, maka-join ngayon sa Alpha Omega Radio Online. Welcome po sa inyo. Ay buti mo, buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikaw lagi naman kong magmahal. Ang iyong kaawa ay mawalan hanggang. Binuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ikay walang katuluan. Tunay nga ikay di magpapagod. Mabuti ang Diyos sa ating nagmamahal. Puri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ikay walang katulad. Tunay nga ikay magpapago. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Mabuti ang Diyos
Nagmamahal. Amen. Amen. Kadami na pagsubok. Amen. 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 Salamat na Nay Fe. Salamat na Nay Fe. Salamat na Nay Fe. Salamat na Nay Fe. Diyan ka muna sa ano, sa live natin. Okay. Amen. Salamat na Ipe. God bless po. God bless. Alright. Sis Pimon Forte, Tobo General Santos po yan, mga kapamilya. Na ngayon, nakabasin po sa California, USA po yan, kapamilya. Ayan. More than senior na siya, di ba? 60 plus na yata siya. Kataon na si Nanay Ipe. 62 yata. I think, parang ganun. Pero tingnan mo ba naman? Grabe. Ang mensahe natin ngayon, Brother Bong, it's a fruitfulness, not the loyalty is God looking for. So, yung fruitfulness daw, ibig sabihin yung bunga daw ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Hindi yung loyalty. Loyalty, nandyan ka lagi eh. Ang loyal, kahit na anong mangyari, nandyan ka. Nandyan ka sa simbahan, lagi ka nagsisimba, lagi ka nandoon. Pero ang Panginoon tumitingin daw dun sa fruit, yung sa bunga mo. Yung sa bunga mo. Nakamute ka, brother. Pinakamute pala yun. Yun ngayon ang pag-uusap. Anong resulta mo? Yung resulta mo. So, ito ngayon. Loyalty, yung lagi kang pabalik-balik na simbahan, lagi kang nag-offering. Ka. Yes, nandun ka. Lagi-lagi. Ikaw Bible, hawak-hawak mo. Hawak-hawak mo. Ano yung bunga nun? Pag uwi mo ngayon, ng bahay, palaway ka pa rin. Ano hindi yung bunga mo? Hindi fruitful. So, mababasa natin ngayon kung ano nga ba ang hinihingi ng Panginoon. Yes, 30 years ka ng Kristiyano. You are loyal to be Christian. Loyal ka sa church na pinag-churchan mo. 40 kasi years na activity, nandun ka eh. Mm-hmm. All nandun activities, ka. Events ngunit, ng church, nandun ka. Dito natin ano mababasa ngayon. Ah, yan. Itong sabay-sabay natin mababasa. Sabay-sabay nating aralin kung ano yes. Nga ba ang gusto ng Panginoon. Loyalty o fruitfulness? Or faithfulness? Faithfulness, ang essence nito is a, yung faithfulness, isang essence nito is yung fruitfulness. Ibig sabihin, kung faithful ka, mayroon kang bunga. Ngunit kapag loyal ka, nandun ka lang lagi, nandun ka. Sabihin natin na lagi ka lang nandun. Lagi ka lang pumupunta, lagi kang nasa kaibigan mo, lagi kang nasa ano mo, nasa pamilya mo. Ngunit ano ba yung fruitfulness na tinatawag? Mas gustong makita ng Panginoon yung fruit, yung faithfulness mo kaysa yung loyalty mo. Gusto ng Panginoon na makita ang faithfulness mo na ang result nitong faithfulness mo is namumunga ka kesa yung loyalty mo na nandun ka lang. Mababasa natin ito. Ang unang verses na babasahin natin, Brother Bong, is yung kung paano kinurse ng Panginoon ang fig tree. Dito sa Matthew 21, okay. Verse 18 to 20. Okay. Ano natin? Yung aklat ng Mateo? Mateo 21 verse 18 to 20. Okay. Post ko na rin sa wallow natin para sa benepisyo po ng mga walang Bible dyan na mabasa o magamit. Okay. Talagay mo natin sa broadcast wall po natin. Ang fruitfulness in Tagalog pala is pagiging mabunga. Yon. Mm-hmm. In loyalty, in Tagalog is katapatan. Mm-hmm. Yon, para may
idea yung mga kapamilya natin. At least may translation from Google ba? Mm-hmm. Okay. Ito naman sinasabi na. Una, sa verse po natin, Mateo 21:18 hanggang 20, sinasabi. Kinaumagahan ang pabalik na sina Jesus sa lungsod ng Jerusalem, nagutom siya. May nakita siyang puno ng igos sa tabi ng daan. Kaya nilapitan niya ito pero wala siyang nakitang bunga, kundi puro mga dahon. Kaya sinabi niya sa puno, hindi ka na mamumunga pang muli at agad na natuyo ang puno na mangha ang mga tagasunod ni Jesus. Nang makita nila iyon, sinabi nila, paanong natuyo ka agad ang puno? Yun po sinasabi diyan, Sis Emma. Okay. Amen. So sinabi dito, narinig nila yung sinabi ng Panginoon sa fig tree na ito. Pinarinig talaga ng Panginoon. Dahil mayroon tayong makikitang lesson dito sa fig tree na ito. Fig tree yata, yung dapat namumunga ito eh, yung fig tree na halaman. Ngunit nung nakita ng Panginoon na hindi namumunga, anong sinabi niya? Kahit kailan hindi ka na mamumunga. At natuyo nga yung fig tree na ito, na natuyo yung dahon, hindi na nga nagkaroon ng buhay. Ibig sabihin, mayroon tayong aral dito na makikita. Talagang naghahanap ang Panginoon ng bunga. Dito sa atin, sa pagiging Kristiyano natin, hindi lamang na nakatanggap tayo sa Panginoon, hindi yun ang end ng ating pagiging Kristiyano. Ito ay beginning ng ating pagiging Kristiyano nung tumanggap tayo sa ating Panginoon. At ang Panginoon, naghahanap siya talaga ng bunga sa mga Kristiyano. Sa mga tumanggap sa ating Panginoon, naghahanap siya ng bunga. Sabi nga dito sa John 15, brother. John 15 verse 2. Basahin mo nga uli. Okay. John 15 verse 2 tayo. At 1. Ito yung sinasabi po sa salin natin. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. Yan po sinasabi. Amen. Pruning din term. Pruning, talaga. Kapag hindi ka namumunga, pruning, ha? Kapag hindi ka namumunga, ipuputulin ka ng Panginoon. So ngayon pa lamang mag-isip tayo, mga kapatid, na kapag bilang Kristiyano, is naghahanap pala ng Panginoon ng bunga natin. Ang bungang ito na sinasabi, yung bunga ng banal na Espiritu. So kung kahit na matagal ka ng Kristiyan at wala kang bungang maipakita sa Panginoon at wala kang proof na namumunga ka, makikita ang bunga ng bilang Kristiyano is ang banal na sa banal na kasulatan sa Galatians. Alam na alam mo yan, brother. Di ba? Parang walang silbi. Tama. Walang silbi. Walang silbi na naging Kristiyano ka pa. Kung ang dati mong ugali, ang dati mong pangangaway, ay dala-dala mo pa rin hanggang ngayon. So, ang mga dati mong ugali na naiinggit ka, ay dala-dala mo pa rin nang makakilala ka sa Panginoon. Ay walang silbi ang pagiging Kristiyano mo. So, ang mga tao na hindi pa rin marunong mag-move on at magpatawad, kahit na Kristiyano na sila, yun ang tinatawag na hindi namumunga. Makikita ang resulta. So, ano ang ginagawa ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, siya ang puputol sa iyo. So, kapag wala ka daw bunga at hanggang ngayon, ganun pa rin ang pag-uugali mo. Ang Panginoon, maraming second chance. Maraming chance yan. Ang Panginoon mapagpatawad. Ngunit gusto ng Panginoon sa iyo na magbunga ka. Alam mo, brother and sister, hindi naman para sa Panginoon yun eh, yung hinihingi niyang bunga sa'yo. Alam mo, kapag nagkaroon ka ng bunga ng banal na Espiritu, magkakaroon ka ng peace, magkakaroon ka ng joy, magkakaroon ka ng mapagtiis, di ba't para rin sa'yo yun?
na magkaroon ka ng peace. Kapag may peace ka, 'di ba, masaya ang buhay. Kapag may joy ka, 'di ba, masaya ang buhay. Pag may joy ka, may joy ang buong bahay mo. Ibig sabihin, hinihingi ng Panginoon 'yun para sa iyo, para magkaroon ka ng masaganang buhay ng while you are here in the world, na nandito ka pa lang sa lupa, ay dala-dala mo na ang heaven, ang kingdom of heaven. So kung yan pa rin ang pag-uugali natin, ang Panginoon is naghahanap sa atin ng bunga. Naghahanap siya ng bunga. Basahin pa rin natin dito, brother, sa Matthew 21:41 po tayo, mga kapamilya. Okay. Hold on po. Ito. Ito sinasabi, sumagot ang mga tao, tiyak, napapatayin niya ang masasamang taong iyon at pauupahan niya ang kanyang ubasan sa ibang magsasakang magbibigay sa kanya ng parte niya sa bawat panahon ng pamimitas. Yun po. Amen. Sabi niya, ang palalawakin ng Panginoon, yung nagiging fruitful, hindi yung walang maibibigay na fruit. So talagang ang hinahanap ng Panginoon is yung fruit natin, yung bunga natin bilang Kristiyano, yung bunga ng banal na espiritu. Yun siya after. Doon siya after, hindi yung loyalty natin sa Panginoon, ngunit yung bunga mo, kung may maipakita tayong bunga sa ating Panginoon. Mga kapatid na mga nanonood, ang Panginoon is naghahanap ng bunga. Is ang bungang ito na tinatawag is yung fruit of the Holy Spirit. Ipakita mo nga, brother, yung fruit of the Holy Spirit. Yung sa Galatians, yan. Ngunit ito ang mga bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, ay hindi natin malalapag ang mga utos ng ating Panginoon. Amen. So, lahat ng kabaliktaran niyan is ano yan? Gawa ng kaaway. So, ang lahat ng kabaliktaran na sinasabi, naghahanap ka ng peace, kung ang ugali mo is naghahanap ka ng away, that is from the enemy. So common sense yun. So hindi yun para sa Panginoon, yung kabaliktaran niyan. Sabi dito, pag-ibig, ngunit ang pag-ibig ay may pagpapatawad. Kapag wala kang pag-ibig, ano ang sinasamba mo, 'di ba? Kabaliktaran. So, ang Panginoon talaga gusto niyang makita sa atin kasi 'yun ang kanyang karakter. 'Yan ang karakter niya. Kung ano yang nasa Galatians 5:22-23, 'yan ang karakter ng banal na espiritu. Kung may karakter tayong ganyan, malalaman na tayo ay tagasunod ng Panginoon. Ngunit kung wala tayong karakter niyan at walang bunga ang ating pagiging Christian, isabi ng Panginoon, mas maganda ng putulin na lang kung hindi namumunga. Kaya huwag nating intayin na putulin tayo ng Panginoon, na putulin tayo na hindi ka naman pala namumunga. Wala naman palang maipakitang bunga. So walang silbi dahil walang maipakitang bunga. So wag mangyari 'yun sa buhay natin. Tapos dito, Brother Bong, mapapakita dito na ang talaga ang Panginoon is after sa ating fruitfulness. Dito sa Mateo 25:14-30. Basahin mong diretso o i-audio mo na lang, brother. Mateo 25:14-30.
Okay, 14 to 30. Yan naman yung bunga ng mga ano, mga hindi sumusunod. Yan. Sa Espiritu, sa Panginoon yan yung mga mababasa niyo. Ayan, yung kabaliktaran yan. Ang mga taong sumusunod sa ninanasan ng laman ay makikilala sa gawa nila ang sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pag-away-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkahati-hati, pagkaingit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan na bibilang na binabalaan ko kayo tulad ng ginagawa kung na noon ang mga pamumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Amen. So talagang ang dami ng kabaliktaran nung fruit of the Holy Spirit. Talagang pagkawatak-watak, pagpuot, talagang nandyan. Walang pag-ibig, pag-away-away. Yan ang mga hindi magkakaroon, hindi mapapabilang sa kaharian ng ating Panginoon. Maliwanag na maliwanag. Kung saan yung mga sinasabuhay pa natin dyan na ginagawa pa rin natin hanggang ngayon, i-reflect natin sa sarili natin. Correct. Pag hindi kaya, ask tayo ng kanyang guidance. Ganun lang. Panginoon. Patulong tayo sa Panginoon. Ganun ang gawin natin, ha? Amen. Pagkahati-hati, pagkakawatak-watak, yan. Pag-aaway-aaway, yan. Sige, mag-aaway pa kayo dyan. Shout out sa mga palaaway dyan, ha? Shout out. Shout out dyan sa mga palaaway. Kasi online tayo, eh. Mga pagka-inggit, shout out. Tingin dyan sa mga ilig mong inggit, ha? Shout out. Shout out na ngayon. Ako to dati, every weekend talaga to. May ka-table pa. Grabe, paggamit ng kaaway. Ang dami kong ano dyan. Pili ko na i-checklist. No? Checklist. Check mo dyan. Sana yung nasunod mo dyan. Pili mo i-X dyan. Baka naubos mong lahat na nasa listahan ba. Pagkahilig sa kalayawan. Lala, andyan, ayan din yung dati. Check pa rin ako dyan noon. I-X ko, in-X ko na yan. Grabe, dami, oh. Number dami. One. Number two. Halayan. Halos lahat, ano? Dito lang ako lang sa kulam, eh. Pagkukulam. Pagkapuot, mayroon na lang ako yan. Yun. Mag-away-away. Baka mayroon pa yung ano, eh. Yung gusto. Ay, mayroon pa akong kaibigan. Sasabihin, gusto mo ipakulam natin, eh. Sus. Ganyan nila ko natin pag mainis ang kulam mo yan. Wag, wag. Kulam na natin yan. Masama pala yun. Ayan na. Masama yan. Nandyan yan, oh. Sa Bible, oh. Mababasa nyo dyan. Basahin nyo dyan. Mas mabuti. Yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi lamang yung revolt niyan. Yung kung Diyos-Diyosan mo, pera. Pera. Yan, puro pera. Diyos-Diyosan mo, pera. Kaya, yan, noon, talaga, trabaho ako ng trabaho. Talagang trabaho ako ng trabaho. Wala akong panahon mag-upo at mag-ano, talagang pera ng pera. So, minulat ako ng Panginoon. Hindi lamang sa natural na Diyos-Diyosan, kundi yung marami tayong ginu-Diyos, marami tayong ina-alternate. Kumbaga, yes. Masyado nating ina-alternate. Kung minsan, ang ina-alternate natin kuminsan, social media. Mas naaabala tayo sa social media kaysa magbasa ng Bible. Yan, Diyos-Diyosan mo na yan. Nagiging yes, Diyos-Diyosan mo na yan. Kumbaga, kuminsan naman, anong ginagawa natin? Nabibisi tayo sa ibang bagay kaysa ang Panginoon. Yan ang ipinapalit natin sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, talagang ang topic natin ngayon is i-eliminate natin yung hindi gusto ng Panginoon sa buhay natin. Ngunit ang gusto niya is mamuhay tayo na may prutas ng banal na spirito, may prutas ng resulta. O ito yung katangian ng banal na spirito na magaya natin, na ito ang ating paglaanan ng
tingin. Dito na tayo sa brother sa Mateo 25:14-30. Hindi siya ma-audio, gawa ng ano, dapat pala sa nga, one shot. Magbabasa ka ngayon. Basahin ko na lang. Okay. Ito yung sinasabi. Mateo 25:14-30, mababasa nyo na rin dyan sa wall po natin, ha? Kapamilya po natin. Right? Okay, sa wall natin, sa link ng broadcast. Ito sinasabi. Simula tayo sa 14. Sinabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa kwentong ito. May isang taong papunta sa